yung maligayang pagbabalik mga idol. So pag-usapan po natin ngayon mga idol ang reaction ng ating Filipino Clash ng Nito Donaire Jr. sa kakatapos lang nalaban ni Cuadro Alas at Rayo Acajo. Pero unahin muna natin mga idol ang naging pahayag ni Rachel Donaire na ayon sa kanya dapat daw binigay kay Casimero ang panalo sa laban ito kay Acajo. Kitang-kita naman daw na drogi na itong Japanese boxer sa mga patama sa kanya ng Pinoy. Isa pa, hindi naman daw talaga natamaan sa batok si Acajo. Ganito daw talaga ang nangyayari kapag biglang yumuko ang isang boxer. Malaki daw talaga ang chance na marabit punch ka. Si Casimero nga daw ang napuruhan sa batok ni Acajo noong binilangan siya. Hindi naman daw yun suntok. Balitulak pa baba ang ginawa ni Acajo para maitukot ni Cuadro Alas ang kanyang kamay sa canvas. Kaya dapat daw sana binigay kay Casimero ang panalo. Serve as technical knockout daw ang nangyari. Dahil naubos ni Rayo Acajo ang 5 minutes ng recovery time niya kung foul talaga ang suntok ni Cuadro Alas. Bagamat ayon naman kay Donaire mga tol. Kaya regardless man daw kung ano ang nakuha ni Casimero, panalo man o no contest sa laban nito kay Rayo Acajo. Maganda daw talaga ang performance na pinakita nito sa bakbakan. Kalaban ang kagaya ni Rayo Acajo na isang power puncher din. Alam na alam ni Donaire mga tol kung gaano kalakas ang kamao ni Rayo Acajo. Dahil minsan yun na ito naging regular sparring partner sa laban nito dati kay Naoya Inoue. Pero pagdating sa laban kay Casimero, hindi gaano lumabas ang power ni Acajo. Dahil halos ang nadidinig natin ang tunog ng lakas ni Cuadro Alas. Sa tunog mga tol ng suntok, alam mo talaga na malakas. Kaya para kay Donaire, masaya ito sa galawan na pinakita ni Cuadro Alas. May power talaga at bilis sa laban. Pinakita lang daw ni Casimero mga tol na ibang level ito kumpara kay Acajo. At nabibilang na daw ito sa mga top boxers sa super bantamweight. Ready na daw si Cuadro Alas na harapin ang malalaking pangalan sa 122 pounds. Kagaya ni na Stephen Fulton, Luis Neri at Morojon at Madaleb. Magandang isabak talaga ngayon si Casimero sa ganitong laban mga tol. Dahil nasa kalagitnaan ito ngayon ng kanyang prime sa bakbakan. Pero ang tanong dito mga tol, kung meron kaya papalag na kampiyon kay Cuadro Alas? Nasa ngayon isa talagang high risk na fighter si Casimero. Kung ikaw ang kampiyon sa division, malabo talaga piliin mo si Casimero bilang voluntary defense fight dahil delikado kalaban. Okay lang sana kung high risk si Casimero kung isa itong world champion. Papalagan talaga siya kahit delikado para magkaroon ng chance na maaga ang titulong niya sa bakbakan. Pero ang problema, hindi na siya kampiyon mga idol. Kaya kailangan mo na talaga nito akyatin ang pagiging number one contender para mapalaban sa isang world title fight. Sa ibang banda naman mga idol, Paul Butler na sa bansang Japan na isang linggo bago ang undisputed fight kontra kay Naoya Inoue. Kung saan una nga sa mga nag-welcome kay Paul Butler mga idol walang iba kundi si Inoue. Pinost nito sa kanyang Twitter account ang arrival ni Paul Butler. Bagamat pinagpiesta naman si Paul Butler ng mga Japanese fans na nag-comment sa pag-welcome ni Inoue. At karamihan sa kanila sinabi mga tol na nagpapasalamat sila kay Paul Butler na siya mismo ang nagatid ng kanyang belt sa kamay ni Naoya Inoue. Kumbaga mga tol, sure na talaga ang mga fans na matatalo si Paul Butler sa bakbakan nito sa Japanese Monster. At ang pangarap ni Paul Butler na maging undisputed champion, literal na panaginip lang talaga ni Babyface Assassin.